Hindi raw kukonsentihin ng Kamara ang maling gawin ng mga mambabatas ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Kasunod po yan ang pagpataw ng suspensyon kay Congressman Arnie Teves na iaapela raw ng kanyang abogado. Saksi si Ian Cruz. The House hereby adopts the findings and recommendations in the matter of Representative Arnulfo Arnie A. Teves Jr. Bago mag-Lenten break ang Kamara mula ngayong araw hanggang May 8, nagpasya mga mambabatas. Napatawan ng 60-day suspension ang awol pa rin si Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. The House of Representatives will never ever countenance any conduct unbecoming a House member. This is the first time nagaginawa ng House of Representatives. They call it disorderly behavior, no? Dahil nga hindi sumasagot sa mga communications na ng House of Representatives. Pwede raw umapila si Teves. Privilege siya ng kahit sino mang congressman na to request for reconsideration. Yan daw mismo ang gagawin ng kampo niya, lalo na sa disorderly behavior na basihan ng suspensyon. Ano pong disorderly sa isang tao na umalis, okay, natapos yung kanyang travel order, hindi siya nakabalik, humingi ng extension, nagpapaliwanag siya na may banta sa kanyang buhay. Hindi po naman siya ng bastos sa kahit sinong miyembro ng lower house. Susulat daw sila sa House Committee on Ethics and Privileges para malinawan ang ilang isyu sa pagumadali raw na parusahan si Teves, gaya ng bakit sinuspinde ang House Rules na dapat may 2-day na notice bago magsagawa ng Special Committee Hearing? At bakit imbes sa 10, 5 araw na lang ang palugit para sumagot si Teves? Hihintayin at pag-aaralan daw nila ang sagot bago magpasya kung dudulog sa Korte Suprema. Naglatag din daw si Teves ng mga kondisyon kay Speaker Romualdez para sa kanyang ligtas na pag-uwi. Nais din daw nilang maplansya ang mga detalye ng alok na seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay naman po yun. Lalanding, babantay ng military. But for how long is that going to last? What happens if charges are filed against him? Mahaba po kasi yung proseso. Pero ang biyuda ni Negros Oriental Governor Roel Degamo, hindi kumbinsidong may banta kay Teves, kaya ayaw umuwi. Kasamang iniimbestigahan sa krimen si Teves. Simple lang talaga yan. If you are not guilty of anything, you will be the first to go to whatever office and clear your name out. But hindi niya kayang gawin yan? Nakuha na rin daw ng Kamara ang sulat ni Pamplona Mayor Janice Degamo para hilingin sibakin si Teves. Hinihingan pa ng pahayag tungkol dito ang kongresista. Nagpunta si Mayor Degamo sa NBI para pirmahan ng mga affidavit sa murder charges na isinampan niya sa mga suspect. Malakas daw ang kanilang mga ebidensya laban sa hindi pinangalan ng mastermind. Na-inquest naman sa Justice Department ang 6 na suspect sa pagpatay kay Degamo para sa mga reklamong murder at frustrated murder. Humiling daw ang mga suspect na mapasailalim sa Witness Protection Program. Pero ayon sa DOJ, may proseso para ito lalo't kasama rin po protektahan ang kanilang mga kaanak. We cannot discharge anybody as a state witness at this point in time because we're still getting the whole story straight. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.